What's up mga sir? Okay, ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng silicone oil para sa fan clutch. Hindi natin siya dadagdagan, papalitan natin lahat. Ngayon, sinabay ko na to actually nung nagbaba ako ng coolant. Kaya kung mapapansin nyo, bago na tong radiator, ayan, wala na siyang leak. Pero baka dun sa ibang parts ng video, makita nyo yung leak. So kasi yun, sinabay ko na nga siya. Kung di nyo pa napapanood yung video na yun, nung nag-coolant flashing ako, click nyo na lang to. Ngayon mga sir, simple lang naman tanggalin yung fan clutch natin. Ang unang-una natin kailangang maalis dyan, ito, itong shroud niya. Hindi naman kailangan totally alisin, kailangan lang maiusog natin dito para mailabas itong fan. Itong shroud na to, meron lang itong apat na bolts, isa dito, isa dun sa ilalim, isa dyan, tsaka merong isang nut, dun din sa kabilang dulo naman. So bali apat yung kailangan nating alisin. Once na naalis na yung apat na yan, iuusog lang natin dito yung shroud para naman maalis natin tong fan clutch. Ayan, ito naman yung fan clutch natin. Meron siyang apat na bolts. Ayan, 10mm yan. So, kailangan natin ng 10mm na wrench para matanggal tong apat na to. Konti lang naman ang kakailanganin natin mga sir para sa pagpapalit niyang fan clutch natin. Siyempre, silicone oil. Ito yung napili kong brand, Filtek Silicone Oil, 10,000 CST siya, 16ml. Tingin ko isa lang naman magagamit pero dalawa na yung binili ko para may extra. Tapos kailangan din natin ito, impact driver, kasi maigpit yung tornilyo niyan, nung clutch, kaya kailangan na impact driver. Phillips screwdriver, tapos kailangan din natin ng T-wrench, 10mm lahat to. Ito yung kasi yung gagamitin ko pang tanggal nung blade mismo dun sa clutch. Okay? Para may puwersa. Kaya mas maganda kung may T-wrench kayo. Pero kung wala, kahit socket wrench, pwede na yun. And then, ito, 10mm din na wrench pang tanggal nung bolt para sa shroud tsaka dun sa fan mismo. Or dun sa clutch para matanggal natin dun sa engine. Mas maganda kung meron kayo ng ganito, yung ratcheting na ganito. Para mas madali. Kasi medyo tight yung space doon pagtanggal ng fan. Yan, mas maganda ang gamitin yung ganito. Pero kahit hindi na kayo bumili ng ganito, yung flexible, kasi medyo masikip, magiging maluwag siguro pag yung straight lang. Pero kung ano lang yung meron kayo, okay lang naman. Ito, okay rin lang naman to. Wala namang problema. Kaya, so, yan lang yung mga kakailanganin natin. Ayan mga sir, once na natanggal na natin yung apat na bolts na umahawak sa fan clutch. Ayan, no, natanggal ko na siya. Kailangan na lang natin munang iusog dito tong shroud niya. Okay? So medyo tight fit. So kaya medyo tiyaga lang sa pagtanggal. Yun yun na. Ito ngayon ng clutch pan natin. Ayan. So 8 blades siya. Actually may nag-suggest nga dito sa nag-comment dito sa channel natin na i-upgrade ko daw ng 10 blades. Actually okay 'yun. Mas maganda 'yun kasi mas tahimik siya and at the same time baka magbigay siya ng mas malakas na hangin compared dito sa 8 blades. Pero for the meantime, dito muna tayo. Ito muna gagamitin natin tong 8 blades. So 'yan, bago natin matanggal tong clutch, kailangan natin tanggalin tong apat na bolts na 'to. 10mm din siya. Ayan. So kailangan lang natin tanggalin to, then maalis na natin yung clutch. Ayan, natanggal ko na yung apat na bolts. Ayan. Kaya matatanggal na natin ngayon tong pinaka blade nya. Ngayon mga sir, sa pagtanggal nyo nito, tandaan nyo yung orientation nya. Kung paano nyo sa tinanggal, dapat ganun nyo rin siya ikakabit kasi baka mabaliktad nyo. And then ito na yung fan clutch natin. Ngayon, para sigurado tayo, sa pagbabalik natin ito, nilagyan ko lang ng tanda, ayan, nilagyan ko ng duct tape para pag binalik ko, sila kailangan nyo magkatapat para same orientation lang. Pwedeng lagyan nyo na lang ng pentel pen kung meron kayo, pero since wala ako, duct tape na lang. O kahit na ano, basta may palatandaan lang kayo. Papakita ko sa inyo gamit itong heat gun. Bubugahan natin na mainit to, pag pansinin nyo naaangat pang ganyan. Dito sa metal blade na to, ito kasi yung trigger. Radiator natin,
naglabas na ng init, madidetect nitong plate na to, aangat siya pataas. Ngayon ang pag-angat nito, hindi biglaan. Okay, dahan-dahan siyang umaangat. So habang umiinit yung radiator natin, unti-unti siyang umaangat. Kaya unti-unti rin yung pagpapakawala niya ng silicone oil. So habang nagpapakawala siya, medyo nagiging stiff na yung fan. Okay, ngayon pag mainit na yung radiator, yung kailangan na niya, syempre mas mataas na yung bukan niya, bukang-bukan na siya. Papakawalan niya lahat na ng langis lalabas. So yun, mag-i-engage na yung fan natin, sabay na siya sa ikot ng engine or nang sasabay na siya sa RPM natin. So ayan yung napaka-importante. Iyan ang gawain ng metal plate na yan. Kaya kung sakaling magpapagawa kayo mga sir, halimbawa magpapapalit kayo ng silicone oil, kasi bawat tingin nyo, pag ganyan nyo, medyo free wheel na siya, ipapacheck nyo rin to as much as possible sa mekaniko. Kasi baka hindi siya gumagalaw, baka yun naman yung nagiging cause kaya nagpe-free wheel. Kasi ibig sabihin, pag hindi kasi tumaangat yung lahat ng silicone oil na nandun lang sa reserva, hindi nakakalabas. Baka yun naman yung problema, hindi silicone oil. Ayan. So pansinin nyo, habang nagsasalita ako ngayon, bumaba na siya kasi lumamig na siya. Okay, papakita ko lang sa inyo ngayon mga sir, nabuksan ko na yung clutch fan. Ayan. So ito yung sa harap niya, ito yung may metal strip. Ito naman yung sa likod, yung kinakabit sa engine. Ayan. So nakaganyan siya. Ang pagtanggal nito, madali lang naman. So once natanggal nyo na yung mga tornilyo, hanap lang kayo ng pagkakalsuan nito, bago ganyan. Ako ginawa ko, nilagyan ko ng yan, yung dalawang kahoy din na ginamit ko. Tapos dalawang bakal, screw lang kayong screwdriver. Ayan, pukpukin nyo lang tong part na to, pababa. Madali nang matanggal yan kasi medyo malakit yung silicone oil. Siya lang naman actually yung kumakapit. Ayan. Tapos ingatan nyo rin tong rubber na to. Ito yung pinaka gasket nya. Ayan, sa paligid. So ayan. Ngayon, pakikita ko sa inyo paano gumagana. Ayan. Diba ito yung clutch natin. So ito yung ito, itong dalawang to, ito yung pinagkakabitan ng fan. Ayan. Ngayon, pag wala pang pag hindi pa ganun kainit ng engine, free wheel siya. So ito yon. Yung nakakabit sa engine natin, umiikot siyang ganyan. Hindi naman talaga free wheel, medyo sumasabay din tong fan, pero hindi ganun, hindi nga naka-engage masyado kasi hindi pa nag-i-introduce ng silicone oil kasi hindi pa sapat yung init na natatanggap nitong metal strip. Kaya hindi pa siya nagre-release ng silicone. Ayan, ganyan. Ngayon, once na nag-release na ng silicone, once na na-reach na yung max temperature niya, yung mainit na yung engine natin or mainit na yung binubuga ng radiator, bubukan na yung metal strip. Ayan. Then, saka naman siya mag-i-engage. Okay, so maglalak na siya dito sa pinaka-clutch. Ayan. Then, sabay na ang ikot nila. Okay, hindi na siya maiiwan nito. Ito yung may metal strip. So, itong nakikita nyong ito, itong bilog na to, ito yung pinaka-reserve one niya. Ayan, andyan nakatago lahat ng silicone oil na nilalagay natin. And dito, lumalabas yan sa butas na to. Ayan. Tapos, ito naman, yung papansin kayong maliit na butas dito. Ayan. So, once na lumamig na yung engine, na-detect, sumara na tong valve na to. So lahat ng natitira pang silicone oil dyan, papasok dito sa maliit na butas na to, babalik sa loob ng reservoir. Okay, so kasi syempre yung centrifugal force ang tawag doon, kasi diba umiikot to ng mabilis eh, umiikot siya. So lahat ng langis niya napupunta sa gilid. Ayan. And yung mga natitira pag sarado na tong valve na to, ayan, pasok doon diretso sa reservoir. Ngayon, since sarado siya, hindi na kakalabas. So, maiipon lang sila doon. So, yun na yung medyo mag-free wheel na yung fan natin. Pero habang mainit yung engine, habang nakabukas tong valve na to, lahat ng pumapasok ditong silicone oil, lalabas ulit sa valve.
And so pagmasdan yung mabuti tong valve na to, okay? Yung itim na yan, iinitan ko dito ng heat gun. So yung init na yun ang magti-trigger sa valve na to para bumukas. Ayan mga sir, nakikita nyo, may bumubula. Okay, so ibig sabihin niyan bumukas na yung valve. Okay, mga sir, pinapakita ko lang ngayon yung dinedrain ko kasi yung pinaka-reservoir. Kasi nalinis ko na yung labas pero marami pa sa loob yan eh. Ngayon, ang ginagawa ko para bumukas yung valve, iniinitan ko yung metal strip. Ayan. So, nakikita nyo, habang naiinitan siya, bumubukas, lumalabas yung mga natitira pang oil. So, sisimutin ko lang to hanggang sa wala nang lumalabas. Nalinis ko na tong clutch natin sa abot ng makakaya ko. Ayan. Medyo maksaya tayo sa paglilinis. Dami kong ginamit na brake fluid. Kasi gusto ko matanggal as much as possible. Kung kaya ng 100%, 100% lahat ng silicone oil. Kasi ngayon, ayan. Since nalinis na natin, yung ikot niya hindi na ganun ka stiff. Kasi halos wala na siyang silicone oil. Meron man konti. Okay, so medyo free will na siya. Pero syempre, pag nalagyan uli ng silicone oil yan, mag-i-stiff uli yan. Ayan. Okay, so hintayin ko lang matuyo. Hindi naman ganun katagal to kasi brake fluid. So once na natuyo na to, maglalagay na tayo ng silicone oil. Okay, so tuyo na siya mga sir. Malinis na. Ang gagawin ko ngayon para bumukas tong valve na to, iinitan ko muna to ng heat gun. And meron akong medyo nakuwang technique. So ngayon, ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang tong pinaka, tong metallic strip na to. Ipe-press lang naman to, ganyan. Tapos tutulak nyo, matatanggal na siya. Para nakabuka na siya. Hindi na natin kailangang initan. Okay, mga sir, tingin ko na puno ko na siya. And ang nagamit ko, tingin ko nga yung isang 16 ml, sakto na. Pero nagbukas pa rin ako ng isa para yan, pero makita nyo may mga sobra pang umapaw. And ito lang yung nabawas. Ito siya eh, so konting-konti lang. Ibabalik ko na mga sir, yung mga sumobrang umapaw ng konti, hindi ko natatanggalin, konting-konti lang naman. Huwag na huwag nyo kakalimutang ibalik tong gasket kasi yun yung magpe-prevent na lumabas yung silicone oil. Yun mga sir, kung natatanda nyo, di ba kanina nilagyan ko ng palatandaan dito. Pero since nawala, natanggal, siguro yung pag-i-spray ko. Ang gagawin nyo, kasi pag hindi siya nasa tamang, although pare-parehas ng butas yan, makikita nyo itong mga fins na to, hindi magkatapat. So ang gagawin nyo, hahanapin nyo lang yung butas para magtapat yung mga fins na yan. So ayan. So kailangan magkakatapat sila. Then double check nyo, siguraduhin yung mahigpit na mahigpit. Okay, ngayon babalik na natin naman yung fan. Okay, so medyo pupunasan ko na lang tong fan, then ibabalik ko na. Okay, so ayan mga sir, ganito na yun. So kung mapapansin nyo, medyo free will siya, di ba? Kasi ang laging sinasabi ng mga mekaniko sa atin o yung mga napapanood natin sa YouTube, dapat stiff o yung talagang matigas siya. Pero hindi kasi ganun nag-work yung fan clutch. So dapat pag malamig ang engine, medyo ayan, umiikot siya. Hindi naman yung talagang parang electric fan na tuloy-tuloy ang ikot. Yung tama lang. Hindi lang masyadong matigas katulad nito. Ayan. So ayan mga sir. Makikita nyo, mabilis pa rin naman yung ikot ng fan. Pero yung lakas niya, hindi na siya yung nagsusumigaw.